kinain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may ika ng langit, dapat at tupa ng buwan, araw at mga bituin, tanang dinalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga mga kapatid. Sa araw na ito, tayo ay magpasalamat sa lahat ng biyayang ating tinatanggap mula sa ating butihing Diyos. Tandaan ito, patuloy rin nating panalangin ang ating mga personal na kahilingan, ang kahilingan sa misang ito at yung mga humihingi ng panalangin para na rin sa ikapapayapa ng mga kaluluwa ng ating mga minamahal at yung walang nakakaalala. Gayun din patuloy tayong manalangin para sa pananampalatayang matatag, lalo't higit na sa mga kapatid nating pinag-uusig sa ating pagdiriwang ng Red Wednesday o ang Kristiyanong mga pinag-uusig. Mga kapatid, taglay ang pusong mapagpasalamat. Halina, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi ng kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga kapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan sa iyong kapasyahan, inibig mong makatambal at pagpapakasakit ng iyong anak ang iyong sambayanan. Ipagalob mong sa mga pinag-uusig dahil sa iyong ngalan ang espiritu ng pagtitiis at pagmamahal upang sila'y mga maging saksing matatapat sa paninindigan ang mga pangako mo'y maasahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, si Haring Belsasar ay nagdaos ng malaking piging para sa sandibong tagapamahala niya. Nang kasalukuyan silang nag-iinuman, ipinakuha ni Haring Belsasar ang mga kagamitang ginto at pilak na sinamsam ng ama niyang si Nabucodonosor sa templo ng Jerusalem. Ipinakuha niya ang mga ito upang inuman nila ng mga maharlika ng kaharian, mga tunay na asawa at mga aliping asawa. Ang mga kagamitang ginto at pilak na sinamsam sa templo ng Diyos ay dinala nga sa bulwagang pinagdarausan ng piging. Habang sila'y nag-iinuman, sinasamba naman nila ang kanilang Diyos-Diyosang ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato. Walang ano-ano, lumitaw ang isang kamay
at kitang-kita ni Haring Belsasar na ito'y sumulat sa pader ng palasyo sa tapat ng kandelero. Dahil dito, nangalisag ang kanyang mga balahibo at namutla siya sa matinding takot. At ipinatawag si Daniel at iniharap sa hari. Sinabi kay Daniel, "Ikaw ba ang Daniel na kasama sa mga binihag ng aking ama mula sa Huda? Nabalitaan kong suma sa iyo ang espiritu ng mga banal na Diyos. May pambihirang talino ka raw at kaalaman. Nabalitaan ko na marunong kang magpaliwanag ng mga bagay na tulad nito at mahusay kang lumutas ng mga palaisipan. Ngayon, kung mababasa mo at may papaliwanag ang sulat na ito, pararamtan kita ng purpura, kukwintasan ng ginto at gagawing pangatlong tao sa kaharian." Sinabi ni Daniel sa hari, "Mahal na hari, huwag na po ninyo akong bigyan ng anuman. Ibigay na ninyo sa iba ang sinasabi ninyong gantimpala. Babasahin ko na po lamang at ipaliliwanag ang sulat. Nagpakataas kayo sa harapan ng Panginoon. Ipinakuha ninyo ang mga kagamitan sa kanyang templo at ginamit sa inuman. Bukod doon, sumamba kayo sa mga Diyos nyong yari sa ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato, mga Diyos na hindi nakakikita ni nakaririnig. At ang Diyos na nagbibigay sa inyo ng buhay ay hindi ninyo pinarangalan. Kaya ipinadala ang kamay na iyon at pinasulat sa dingding ng inyong palasyo. Ito ang sulat, Mene, Mene, Tekel, Parsin. Ito naman ang ibig sabihin, Mene, nabibilang na ang araw ng iyong kaharian pagkat wawasakin na ito ng Diyos. Tekel, ikaw ay tinimbang at napatunayang nagkukulang. Parsin, ang kaharian mo ay mahahati at ibibigay sa Media at Persia." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon araw at buwan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon mga bituin sa langit. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga ulan at hamog. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng hanging umiihip sa sandaigdigan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, apoy at init. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon na nakapapasong init at matinding lamig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, hallelujah.
manatili kang matapat hanggang iyong kamatayan, pagkat buhay aking bigay. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, darakpin kayo't uusigin. Kayo'y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin ay iharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon niyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili, sabagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sino man sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, at ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapupuutan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna ang lahat. Muli, magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Ngayon po'y ating pinagdiriwang ang Red Wednesday o ang ating pong pag-alala at pananalangin sa mga kapatid nating Kristiyanong pinag-uusig. Parang dito po sa Pilipinas, iniisip po natin, meron pa bang pinag-uusig? Meron pa bang mga mananampalataya na because of their faith ay inuusig ng iba? Siguro dito hindi natin maramdaman, pero sa ibang bansa, marami pa rin pong inuusig dahil sa kanilang paninindigan na sila ay mga Kristiyano. Sila ay tagasunod ni Kristo. Ano yung mga pamamaraan ng kanilang paninindigan at pagpapahayag ng pananampalataya? Pinakikita po nila ito sa gawa at hindi lang po sa salita. At minsan, dulot po ng pagmamahal po nila sa krus ni Kristo at sa pananampalatayang kanilang nasimulan, ibinibigay po nila ang kanilang buhay para sa pagpapahayag ng mabuting balita. Para dito sa atin sa Pilipinas, paano po natin tumakikita? Ano po yung pamamaraan at nasasabi po natin, aba, pinag-uusig ako, aba, sinusukat ang aking pananampalataya, paano ko ito isa sa buhay at paano ko ipapakita? Ganong hindi ka naman dinadala sa husgahan o sa husgado o sa bilangguan o kaya naman pinapahirapan ng sobra-sobra because of your faith. Pero ang tanong po sa atin ay ito, bilang mga tunay na Kristiyano, paano natin naisisiwalat at naipapahayag ang pananampalatayang atin pong isinasabuhay? Alam niyo po mga kapatid, at sabi nga po ay ito, yung po raw the blood of martyrs ang siyang nagiging binhi o buto upang muling sumibol ang panibagong pananampalataya at dumami ang mga Kristiyano. Sa atin, minsan yung pamumuhay po natin bilang mga Katoliko, bilang mga Kristiyano, ito pa yung mga nagiging iskandalo para hindi po magkaroon at mabawasan ang mananampalatayang Katoliko at lumilipat sa ibang reliyon. Bakit?
Kasi hindi po natin naisa sa buhay kung ano po ang ating pinananampalatayanan. Kaya naman ang nangyayari, instead na we evangelize, instead we testify, instead na ipinakita po natin ang pananampalatayang taglay-taglay natin, nagiging sanhi po tayo ng pag-alis ng ibang mga kapatid natin dahil na rin sa pamumuhay na ating ginagawa. Ang sabi po ng ating Panginoong Hesukristo ay ito, anuman ang iyong pinagdadaanan, yan man ay hirap, tandaan mo, hindi ko ibibigay sa iyo ang bagay na ito kung hindi ko pinagdaanan. Nangangahulugan, kaya po kayo nagpupunta dito sa Jesus Nazareno na ating Panginoon dahil you have identified yourselves to Him. Nakita no, na tulad ni Kristo, nagpasansya ng krus, nagpakahirap dahil sa pag-ibig niya sa Ama. At ngayon po, ito po ang nilalarawan ng ating pananampalataya. Kaya tayo narito dahil nakita po natin ang ating pagmamahal kay Jesus Nazareno na tulad natin naghihirap, pero sa kabila ng pag-ating paghihirap, ginagawa natin ang ating bahagi at sumusunod tayo sa bawat yapak ng ating Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, ano po ba yung sinasabi sa ating mga paghihirap? Siyempre, ang sabi po sa ating pananampalataya, magtiis ka. Tanggapin mo kung ano ang nangyayari, pero hindi po sinasabi po sa atin, umupo ka na lang. Tanggapin mo kung ano ang mga paghihirap na nararamdaman mo. Kundi ang sinasabi po sa atin ni Jesus Nazareno sa oras na ito, gamitin mo, i-maximize mo kung ano man ang talentong mayroon ka para sa paghahari ng Diyos. Nang sa gayon, anumang suffering ang nararamdaman mo, hindi ka nalang umuupo bagkus mas nakikita mo ang iyong pagtugon sa pananampalataya sa pamamagitan ng paggamit mo kung ano ang mayroon ka, kung ano ang pinagkaloob ng Diyos sa iyo. At kapag ito po ang ating ginawa, nagiging makabuluhan ang lahat ng ating paghihirap. At yung pong paghihirap na yon ay nagkakaroon ng meaning because you have learned to identify sa Panginoon natin na naghirap, tumanggap ng paghihirap sa pangalan ng pagmamahal. Kaya ngayon mga kapatid, isang napakagandang bagay ang pinapaalala po sa atin na maaring hindi nga tayo pinapako sa krus, maaring hindi nga tayo nilalatigo o pinuputulan ng ulo. Subalit sa pamamaraan ng pagtanggap natin sa pagtitiis sa pangalan ni Kristo, sa paraan ng ating pagsasabuhay sa lahat ng paghihirap na pinagdadaanan natin, sa lahat ng ating mga suliraning tinataglay, narito't nakikita natin ang isang napakagandang halimbawa at yan ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Maring hindi tayo maging tulad niya, subalit isang bagay ang napakaganda nating dapat nating kilalanin na ang biyayang ibinibigay ng Diyos sa iyo, ang grasyang ipinagkakaloob ng Diyos sa iyo ay sapat na. Kailangan na lang po nating gamitin ang mga bagay, ang biyayang ito. Nang sa gayon, tulad po ng mga dugo ng mga martir na dumanak at dumilig naman sa pananampalataya ng iba pang mga Kristiyano, tayo man sa sarili nating buhay ay makapag-aakit at makapagpapahalina ng iba pang mga Katoliko na natutulog, nalimutan ang pananampalataya, maipakikita natin na sa gitna ng ating paghihirap, may isang Diyos na nagmamahal sa atin at siya ang ating pinanghahawakan. Sa misa pong ito, dudulog tayo, mananalangin tayo. Itataas natin sa Panginoon ang lahat ng ating pinagdaraanan at hihingi natin ang biyaya upang maging matagumpay tayo sa pagsasabuhay ng ating pananampalataya. Amen. Magsitayo po ang lahat.
Mga kapatid, minamahal ng Diyos, at lumalapit kami sa inyo bilang isang simbahan at nagmumula sa krus ni Kristo. Isang simbahang lumalaganap sa loob ng 2,000 taon mula sa maluwalhating dugo ng mga martir ang ating itutugon. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Mula sa diskriminasyon laban sa mga mananampalataya at laban sa buong simbahan, iligtas mo ang iyong sambayanan, mula Panginoon. Sa kadiliman ng mga bilangguan at sa kalungkutang pagkakatapon dahil sa aming pananampalataya kay Kristo, iligtas mo ang iyong sambayanan, sa Panginoon. Mitinding pagkabagabag ng pagsamba ng pagtago sapagkat hindi ito pinahihintulutan, iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Mula sa kawalan, katarungan, digmaan, terorismo, pagpapahirap, pagpapatay at lahat ng uri ng pasakit dahil sa aming pananampalatayang Kristiyano, iligtas mo ang iyong sambayanan, sa Panginoon. Sa pasakit na dulot ng coronavirus, lalong-lalo na para sa mga frontliner na nag-alay ng kanilang buhay sa ikaliligtas ng lahat, iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Para sa mga obispo at paring pinagbabawalang isagawa ang kanilang misteryo sa simbahan at anumang sa anumang lugar, sa'yo, Panginoon, kami umaasa. Para sa reliyon at sa mga misyoneryong inihayo, subalit maisagawa ang kanilang misyon, sa'yo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga bukas palad na lalaki at babaeng pinagpipigilang maisakatuparan ang kanilang paghuhubog sa buhay reliyoso, sa'yo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga magulang na nawawala ng pagkakataong makapagbigay ng tamang aral sa pananampalataya sa kanilang mga anak, sa'yo, Panginoon, kami umaasa. Sa mga profesional, sa mga ordinaryong manggagawa, hindi mabigyan ng pantay na karapatan o oportunidad dahil sa kanilang pananampalataya, sa'yo, Panginoon, kami umaasa. Para sa lahat ng may sakit, naway bigyan sila ng lakas at pag-asa sa ating mahabaging Diyos, sa'yo, Panginoon, kami umaasa. Sa mga pumanaw, kami naway bigyan kaligayahang walang hanggan sa piling ng Panginoon, sa'yo, Panginoon, kami umaasa. Ama naming mapagmahal, batid namin ang pagtutunggalian ng buhay at kamatayan dahil sa aming pakikisa sa iyong anak at sa aming pagsambit ng pananampalataya sa kanya. Pag-aangin mo ang sakit ng aming nararamdaman. Nawa ang paghihirap na nararanasan ng iyong simbahan ay maging daan para sa buhay at paghihilom ng mundo. Sa umagitan ni Hesu Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Kapatid, manalangin kayo upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo mga alay at pithaya sa kapagpapanatiling matatag ng mga mandaraglita dahil sa pag-uusig ng mga ayaw maniwala. Ang pagigisang paghahain ni Kristo na way ikatuwa na ang magtiis at ang mga ngalan sa langit na nakatala sa mamagitan ng niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin.
Taas sa Diyos ang iyong puso't isipan. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling noong lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain. Kahit may kinalingan ng mahal na birhen, naging kanyang inang tunay. Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisay niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa umagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago siya pinagtiisang kusan loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo. Pinaghati-hati yun, iabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganon din naman ang matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis, muling nagpasalamat sa iyo. Inibot ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, nang bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kahit nialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat mo kaming tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, naming Papa, ni Jose, naming Obispo, tanang kaparian, mga reliyoso, diakono at intensyon ng iyong bayan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng aming mga pumanaw na ngayon ay aming ipinapanalangin. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa buhay na walang wakas kaysa ng mahalabiring Maria na ng Diyos, kaysa ng kanyang kabiyak sa pusong si Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin pagpupuri sa kararangal mo sa umagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at sa turo ng ating Panginoong Jesucristo, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka,
tambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaduman ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Mga kapatid, halin ang manalangin para sa kapayapaan, kapayapaan sa buong mundo, kapayapaan sa ating bayan, kapayapaan sa ating tahanan, kapayapaan sa ating puso. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pag-alaban kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin nyo. At sumayin nyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang sa kanya'y patuloy na tumatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kung ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin, alang-alang sa iyong kaligtasan. Batid ko kung sino ikaw. Ako'y pastol mong sa'yo'y nag-alaga. Batid mo rin kung sino ako na nagmamahal sa iyong lubos. Handa kong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin, alang-alang sa iyong kapatid.
kaligtasan. Kahit na mawali saking piling, ikaw ay aking hahanapin. At kapag ika'y natagpuan, pauwi sa balik at ko'y papasaan. Handa kong ihalay ang aking buhay alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin alang-alang sa iyong kaligtasan. Announcement. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa finance office. Ang oras ng finance office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkundangan sa tinanggap ng banal na pakikinabang, ang mga lingkod mo'y iyong dulutan ng lakas na mapanghawakan ng katotohanan at ipagalob mo ang mga nagtitiis ng pag-uusig at kahirapan ay makapanindigan sa ugaling Kristiyanong taglay sa gitna ng dusa at pagpapasa ng krus ni Kristong kanilang sinundan. Bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, gagawin po natin ang panalangin para sa mga kaluluwa. Ating ipagdasal ang mga minamahal natin na yumaon sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon namin Diyos, Ama, Ikaw ang dahilan ng aming pagsilang at sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob mo na kami nananalangin at kami na may magkakaawang kalugdan mo ang mga kaluluwa ng mga pumanaw sa mundong ito. Sila'y may nagkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong karian sa langit. Kapayapaan kailanman igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silaya ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Mga kapatid, gagawin po natin ang pagbabasbas ang ating Panginoong Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mahal namin poong Jesus Nazareno. Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Hinihiling po naming basbasan mo din ang mga daladala nilang imahen at dasalan o anumang dokumento. At sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila
ang mga pangako nila noong sila ay binyagan na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,